Kaibigan, welcome po dito sa aking YouTube channel, Alindog Comic. At ito pong muli mga kaibigan, si M.M. Mercialis. Yan po yung sasakayan po namin. Isang oras po kami maglalayag ngayon sa mula po dito sa port ng Mercedes. Papunta po kami sa Apuao. Yan, Apuao Grande. Yan, ganda. Isa po yung isla na napakaganda. Kasi meron po kaming, meron pa akong hahatid ang tulong. Isa pong matanda. Yan. Kasama po namin yung kamag-anak niya. Ang liit. Ang liit ng sasakyan po naming bangka, oh. Ang liit. Naku, Diyos ko. Layo pa naman nun. Malayo yun, ni. Eh. At syempre pa ito yung mga kasama ko. Bali, pito kami. Ito si DJ Jewel, si Aaron, isinama ko. Syempre pa si Bawang the Great at ang kanyang mami, si Ninong at Itog. Oh, ito po yung may-ari ng bangka. Oh, hindi ako kasi. Mabuti at hindi siya ginagawang bangka. Saan mo nagaling na yun niya? Nakala ko sa muskas to. Ha? Ayaw! Ako nang gigigil nga sa kanya eh. Ayaw ni Kuya Bal sumama. Ha? Pastor ano? Ay, akala ko si Kuya Bal. Pastor John Ray. Hindi ko nga kilala ang Poncio Pilatong yun. To cross na cross si John Ray. Ah, kapit bahay nyo? Ah. Hindi ko nga kilala ang Poncio Pilatong. Gwapo ba? Puti. Ah, tinatanong ko kung gwapo. Ang sagot niya maputi. Ibig sabihin, hindi. Asan? Ay, gulping ang daming isda, oh. Pero maliliit pa. Hmm? Dumi ng dagat. Ayan, namintas. Ang daming mga basura sa ilalim, eh. Ibig sabihin, marumi. Ewan ko ba naman dito, mga tao talaga, eh. E samantalang dun sa bansang pinuntahan ko, tapon ka lang ng konting basura sa dagat, maya-maya may nagwawawa. Wow, wow, wow! May pulis ka na kaagad kasunod. E dito, kahit isang sakwatang basura, eh, baliwala. Yan, oh, kasi ang daming basura, ibig sabihin talaga, gawa yan ng tao. Kasi may mga plastic, oh. Hmm. Kawawa naman ang mga isda. Mabuti na lang, naging tao na ako. Dati kasi sirena ako. Pero dito lang ito sa ano, sa parting ito, hindi maganda ang tubig. Pero sa ibang isla ng Mercedes, ang gaganda, talagang tourist ano, destination. Ang ganda, makikita natin. Makikita po ninyo mga kaibigan mamaya, ha. Pagpunta po namin dun sa isla. Nako talaga. Oh my darling, oh my gulay, talaga. Ito yung sasakyan namin, oh. Si Ninong, akala mo sasama. Si Ninong kasi takot sa dagat. Ewan ko naman taong to. Sige na Aaron, una na. Ay, ha? Sige na, sumakay ka na. Ay, mamaya pagkatapos ni Kuya, baka malunod pa, sagutin ka pa. Sagutin pa kita. Ay, ang ganda. Hello. Inaano ni Kuya ang makina.
menit. Tirik na tirik pang araw, oh. Yeah.
mineral water. Okay, andito na kami. Ayan. Okay. Andito na kami. Narating na namin yung pinapangarap na. Crystal water talaga. Oh my God. Malas mo na? Nakakuha mo kay ano? Kay Tita M, pagbaba niya? Kanina? Oo. Ang ganda ng lugar. Hindi na naka-video. Ay, siya na. Oo. Siyempre si Aaron extra sa channel ko. Sige, ibagsak mo Aaron yun pag nabasa yun. Tidaw niya. Sabi ko, bakit inaapin niya? Ito yung bahay niyo. Oh, bakit may kamukha ako yan? Yan kapatid ko. Huwag mo namang maltratuhin yan, sinasabi ko sa iyo eh. Basta yung sipa. Ito ang bahay nyo. Ah, may TV. Oo, bigay lang po yan. Upo muna tayo at Diyos ko. Para akong ginahasa ng 10 lalaki. Ang pagod, ang init. Okay mga kaibigan, ayan, eto na. Narating na rin po namin ang bahay po ng kapatid nung pagbibigyan po namin ng amin po mga munting na kayanan. Ayan. At syempre pa, ito pong ano, kalahating ito na sa ako ng bigas, galing po ito dun sa kaibigan kong Siman. Ayan. Kasi kung ako po, hindi ko po kaya talagang bumili ng kalahating sako. Mabuti na lamang mabait yung kaibigan kong Siman. Ito po yung ano niya as galing sa kanya. At syempre pa, ito naman po yung ito yung galing talaga. Ito po yung galing talaga sa akin. Kailangan ilapit ko talaga yung ano ko kasi hindi po naririnig. Ano, ito pong cellphone ko, pang mayaman pero napaka ano ng ano yan ng sound. Hindi sensitive yung sound niya kasi ewan ko ba, nagsisi ako kung bakit yan ang kinuha ko. Pero yung video maganda naman.
yung boses ko nga lang kailangan talagang high pitch na parang lagi ako may kaaway. Ayan ito. At syempre pa, ito naman po yung dala ni Bawang the Great. Ayan. Kung saan nga po mga kaibigan ay talagang sumama siya. Pero sa totoo lang talaga, ito po siya, oh. Umalis ka na. Mas, ano. Pinaalis ko na. Kasi natatabunan niya ang ganda ko. Mas maganda siya sa akin na sinapupunan, ha? Nakatahog na nga, Tita Nero. Nagtahog na ako para sa iyo. Ayan. Pero sa totoo lang po mga kaibigan, nung nagbabiyahe kami papunta dito, pinipigilan ko lang yung nervyos ko. Kasi ramdam ko yung pagpapunta namin dito, medyo malaki yung mga alon. Pero yung nasa pinakagitna na kami, panatag na siya. Parang buhay pag-ibig ko. Panatag na panatag. Oy, maraming salamat nga din pala kay Aaron Saldua. Sinamahan po niya ako. Wala akong makuha eh. Naku, yung pinsan ko ayaw akong samahan. Nahihiya siguro kasi bading ako. Pero hindi naman. Ano kasi siya, nagre-review siya kasi mayroon po silang exam online. Alam niyo naman. Mabuti si Aaron. Talagang naka... Ano yan? Okay lang sa kanya. Wala ka, hindi ka busy sa school, sa online class. Ay, hindi naman. Mabuti naman. At naano ko siya. Maya-maya po mga kaibigan, pupuntahan po natin yung talagang pagbibigyan po natin ito. Pero sa ngayon, medyo andito muna po kami sa bahay nung kapatid niya para po mamahinga muna sandali, ano, kasi napakainit, ang itim-itim ko na nga, naku, wala na nga akong ganda, maiinitan pa ang aking matres, wala na, magkukulay atay talaga siya. Ay, maya-maya po ulit mga kaibigan, ha. Ate, kapatid mo po yung paghahatidan namin ng kunting grasya. Minsan po, napunta siya dito na hingi ng ano, pag mayroon pa ako na, binibigyan ko siyang kalahating kilong bigas. Ah, bakit? Wala siyang kasama? Wala. Wala ba siyang asawa, anak? Mayroon. Ah, saan? Mula pong na-stroke siya, di, nakalabas po siya ng ospital, siguro mga isang buwan lang, iniwan na siya ng asawa niya. Saan pumunta yung asawa? Sa Sorg po. Kamarini Sorg. Asan po yung anak niya? Sinama po noong ano. Bakit maliliit pa po ba yung mga anak niya? Maliliit pa po. Ah, maliliit pa. Bakit ilang taon na tong si Lolo? I'm 50 na po yun. Ah, 50. 50 pa lang, hindi pa katandaan. Hindi pa po. Pero hirap siya maglakad. Hindi naman po hirap maglakad. Yung kamay niya po baga, parang hindi na nakaka... Oh, so hindi nakapaghanap buhay. Oo, hindi siya nakakapagsama na po sa laot kasi yung itong ganito niya po, parang hirap siyang umakyat ng bangka. Ah, parang hirap umakyat ng bangka. Sino ang kasama niya sa bahay? Wala po. Mag-isa lang siya. Oo, minsan po, pag ano, iniigiban po siya doon. Ikaw naman, ano naman kinabubuhay mo? Ako po, nagkikiigiban doon po sa ninang ko. Igib? May bayad yun? Mayroon po. 10 container po. Inaalusa mo? Hindi po, yung ano. Kariton? Oo. Sa isang araw naman, magkano ang kinikita mo? Depende po sa paigib niya. Minsan 6 na container. Hindi 60 po yun. Tapos, nung ano po nga... Nakakailang bahay ka? Doon lang po sa kanila. Ta kasi yung iba naman po, mayroon man po yan mga... May mga kariton naman. Mayroon po. Saka mayroon po para igib din sila. Ano trabaho ng asawa mo naman? Diyan po sa dagat. Asyukoy siya? Hindi naman po. Siya po ngayon nagapit sa inyo. Ah, siya yung sumundo sa amin. Akala ko nakatira siya sa ilalim ng dagat. Maya-maya ate, samahan mo kami, ha? Ilan ang anak mo naman? 4. Kaya lang po sir nga ako, purpose po ako. Oh. Ang purpose ko sa lahat po ng ano, ako lang walang ATM hanggang ngayon. O bakit? Ang sabi daw po ni Sir Christian, wala daw bumababa kung galing anong ATM. Ibig sabi, pero nakakatanggap ka naman. Hindi na po, matagal na. Matagal na? Lampas ng 1 taon po. Kausapin niyo yung ano diyan, namamahala diyan. Ano? Kaya sabi ko po nga, nag-aano ang mga anak ko, demodule po ngayon. Mm-mm. Hindi naman po pwede yan silpong kung... Kipad-kipad. Mm-mm. Nakikihiram po siya sa ano. Ano nakikihiram ng cellphone? Anong year na ba ng anak mo? Grade 10 po. Grade 10? Saan? Sa Mercedes? Sa Moreno. Moreno? Oh, saan siya nun nakatira sa dait? Yung pong ninang ko sa kasal.
Ano siya nakikitira? Oo, hindi ko na po sana sir yung papag-aralin grade 9 ta kasi wala pa akong nakukuhang boardingan. Meron naman po sir 153,000 ay hindi ko po kayang bayaran yun. Kaya sabi ko sa anak ko, magtigil muna po siya sa grade 9 ng isang taon. O yan, yung ninang ko naman, ay wag sayang naman. Sa akin yung anak ko po ayaw na magtigil. Babae siya? Iyo po. Ah, ibig sabihin, prosigido sa makatapos ng pag-aaral. Ano, mabuti yan. Magandang bata, no? Tapos sabi ko sa magandang kanya, kaisipan. Tapos sabi nung ninang ko, hayaan mo doon ko na lang papatirahin yan sa bahay. Wala kayong hihingi na bayad, wala siyang hihingi na bayad sa amin. Basta magtulong lang sa mga gawaing bahay. Yung pong tindahan, konsumo, yung yung allowance po. Allowance. Sabi ko, minsan po nga, nakakapos-kapos man ako din. Mabait naman. Ano yung sabi ko nga. Ano? Pasalamat din nga ako sa mga ninang ko. Mababait naman. Mababait. Oo. Buti naman may libang-libangan ka, tibi-tibik. Ano po yan, yung ilingang pag-igib ko po, yung mga anak ko, sabi niya, Mama, nakikipanood po baga sila, ay may kurupyo. Oo. Na sabi niya, Mama, may kurupyo dito sa akin, may kurupyo gabi-gabi. Natapos sabi niya, Mama, nanonood ako yung kantadya, gusto ko. Nakakwento ako sa ninang ko. Oo. Tapos yung ninang ko naman, maestra, sabi niya, meron akong TV dyan, tingnan mo mabuti kung hindi pa sira. Ay sabi ko, sa awa ng Diyos, hindi man sira. Ibinigay sa'yo. Oh, ilang buwan po lang po, siguro, wala pang dalawang buwan. Ah, talaga, mabait naman. Ano, maya-maya ate, samahan mo kami doon kay tatay, ha? Sa kapatid mo, ha? Ikaw ba ang panganay? Hindi po. Siya? Masunod ako sa kanya. Marami po kami magkakapatid. Ano mga hanap buhay? Puro man lang po dito. Laot, dagat, isda-isda, no? Kasi man po, baga, pag malakas talagang wala man lang. Mabuti kong sa sentro po. Kahit pa paano, may hanap buhay naman. Yun yung pinaka-importante, eh, ano? Hindi naman mga tamad. Hindi ba mga tamad? Nung, kasi, noon po kasi, nakikilabada ako, nakikaano ako. Yung lahat po, bagang trabaho na pinaano ko dito man lang. Ay ngayon po, mula nang mag-lockdown, halos wala man na po din makapagod. Kaya, pinasok mo ang pagkakariton ng igib-igib, ano? Matyaga naman. Si kuya, masipag din si kuya, No. Ay ate, meron akong nakahiwalay na bigas. Ibibigay ko na lang sa inyo. Salamat. Ano, yung kalahating sako doon sa kapatid mo. Yung may nakahiwalay kasi akong 8 kilos sa inyo na lang. Sa inyo ko na lang ibigay para kahit paano meron naman. Ano kasi baka itulak mo ako mamaya sa dagat kapag kawala. Ha? Oh, kunin mo na ate dito sa kahon. Dito sa kahon ate. Kutsilyuhin mo na ate. Yan lang ate sa upuan. Yan, dyan sa upuan. Ate, balak mo na atang dibdiban ako ng gunting na. Saksakin mo na ako. Ayan. Oo, kunin mo na ate. Yung ano, bigas. Kunin mo na ate yung bigas dyan. Sa'yo na. Meron po yung dyan bigas eh. Yan. Yan, sige na ate. Kunin mo na yung bigas na yan. Yan. Bigat yan. Kaya mo ba ate? Kaya mo? Sa bagay, si Mister nga kapag ka nakadagan, kinakaya eh, higit yung 8 kilos. Salamat po sa to. Ah, okay. Sige po. Sige na ate. Kasi itong groceries naman, para naman kay Lolo, kay doon sa kapatid niya. Kasi kung wala naman ang may mga kapi dyan, may mga kapi ang bit-bit dyan, ang instant, tapos corn beef. Yan. Bumili ako ng tuyo at suka kasi sabi ko baka gusto niyang magluto-luto ng isda kahit papano, no? Mayroong pang timpla. Yan. Ano ito? Limot ko ito. Ah, sabon. Mabango at panglaba. Ah, okay. Nakakalaba siya? Hindi po yata. Sino naglalaba? Yung pong isa man kapitbahay niya po yata doon. Ah, pinaglalabas siya ng kapitbahay? Malayo-layo man po sa kanya. Grabe. Grabe naman ang laki. Super laki ng anong tawag dito. Ang laki ng ano? Kalabasa. Nahirapan akong bit-bitin. Ang laki ng kalabasa.
Diyos, makahingi nga ng anong tao, butok. Hindi po nga po. Ano, ganito talaga ito? Hindi po, namatay lang yung puno. Andiyan po kasi yan, dati. Namatay yung puno? Namatay lang po yung ano niya. Ay, namatay. Ano. Nakilibing ba naman kayo? Anong kapitbahay na to? Namamatay, hindi nakikilibing. Sinunog na po siya. Diyos ko, sinusunog ang bang... Sinunog? May COVID siguro. Kasi kung may COVID, sinunogin ni... Ah, tuyo. Diyan po yan sana na... Akala mo ate, hindi makapal ang mukha ko. Hindi pa ako nag-aagahan, kaya makikikain talaga ako. Oh, hindi naman po, ma'am. Bakit? Hindi naman po yung dalhin yung prito. Magkain na muna. Hindi kakain talaga ako. Ayokong dalhin ate. Bakit? Bakit? Si Aaron naman, kumain niya nung Lunes pa. Ito po yung ina ni Bawang the Great. That's my... Lahat po ng mga pagkain, ilabas mo ate at kakainin ko. Ate, mag-ano kayo? Ah, magkapatid kayo. Ah, okay. Naku talaga, ito, anong tawag dito? Sa Bicol, kasag, yan. Siyempre, ito sinigang na sariwang isda. Ayan, at ito pa, prito, may favorite. Ate, wala ba kayong sili? Wala? Ay, okay lang ate. Mukha ko palang maanghang na. Asan? Ate, pwede magnakaw ka dyan ng sili? Nagnanakaw talaga siya. Kasi gusto ko talaga may sili. Ate, thank you so much ha. Sige na, dalawa lang at baka makulong na tayo ng barangay. Yan na. Bahay ng tiyain mo. Di halos magkakamag-anak kayo dito. Ay, hindi naman po magkamag-anak. Parang nagising na na ano. Yan ang bahay? Tao po. Yan ang bahay? Ha? Hello, kuya. Papasok na ako, ha? Kami pala. Magandang hapon. Meron po kami, kuya, mga dala-dala. Ha? Pasensyahan. Pasensyahan nyo na yung dala namin. Ay! Yan. Meron po kaming... May bigas. Bigas. Nauntog si Aaron. Mas masakit pa yung break up kaysa sa untog. Ayan kuya. Kami po kuya ay galing pa pong Daet. Oo. Pasensyahan nyo na kuya itong kunting na anuhan namin ha. Na nakayanan. Meron pong sabon. Nagbili ako ng sabon tapos sabon pang laba. Tapos ito po naman, ito po yung bigay po ng bigas, ng kaibigan kong Siman. Oo. Yan, ito naman po yung mga dala po nila. Galing po ito sa akin. Galing sa kanya. Oo. Frutas. Tapos ito po kuya. May noodles, may mga dilata. Meron ka rito mga kapi-kaping mga ganyan-ganyan. Oh. Kuya, mag-isa ka lang po dito. Bakit po? Iniwanan ako po ng asawa ko galing niyo. Iniwanan ka ng asawa? Anong dahilan? Baka naman binubugbog mo. Hindi po. Nalaglag po ako sa bangka. Nalaglag ka sa bangka? Kaya ka po? Iniwanan ako sa asawa.
Kaya ngayon, nagkakaganyan ka na kuya. Ano-anong, parang na-paralyze ka. Hindi na ako nakapupo. Hindi ka na makalakad ng maayos. Mm-mm. Bago po nangyari po iyan, ano po talaga pinagkakakitaan mo, kuya? Minsan naglalaot man ako. Minsan naglalaot ka. Mm-hmm. Ngayon po at mayroon ka pong diferensya. Wala na. Tagal na po. Mm. Ano na po ang pinagkakakitaan niyo po ngayon, kuya? Minsan napunta ko din sa mga pamangkin ko na. Nangihingi-hingi ka na lang, kuya. Ang dahilan po ng pag-iwan sa'yo, ito. Dahil wala ka na pong hanap buhay. Oo. Ilang taong ka na pong ganyan? Ano na po? 14 taon na. So, di 14 taon na rin na wala si Mrs. Mm-hmm. Hindi pa kung bako na masyadong kalakad. Iniwala na. Wala man lang bang sinabi sa'yo bago ka iwanan? Kung ano ang dahilan? Sa'yo ba ganun? Ano pong mga pagparabantayan ko sa'yo? Maya naman ako makikita sa'yo. Sa'yo po niya, sabi daw ng asawa, ano pa ang pagpaparababantayan sa'yo? Wala na siya mapapala sa'yo. Sabi niya, okay, wala ka bang anak man lang na pwedeng magting-tingin sa'yo? Dala po. Dala niya. Mga ilang taon na po yung mga anak niyo? Mga ano na, may mga pabigyan ng iba. Mga 33 na may 30. Yung kabunsoan ko, mga 20 na yata. Hindi man lamang sila nagkaroon ng pagkakataon para ikaw ipuntahan dito? Hindi sila lang po. Punta man isang tatlong araw, umalis na naman. Pinapadalhan ka naman po ba ng mga anak mo kahit paano? Hindi. Mga anong trabaho kaya nun ngayon? Sa ina niya. Wala ka namang balita sa kanila kung anong mga trabaho, kung ano nang kalagay ng mga buhay nila. Nila po man ako sa nag-a-intindi at inayaan na nga nila ako magayin ano pa ko doon. Gabi, ikaw lang talaga mag-isa dito kuya sa bahay mong ito. Ay, kaman, sir, pag yung nakatanggap man ako ng ano, yung bigyan ng pera, pinagawa ko ng bahay ko din kahit kubo-kubo. Ah, yung 5,000, nakatanggap ka ang ginawa mo itong kubo, pinagawa mo ito para kahit papaano meron kang tirahan. Di baling magutom ako, wag lang sa magtisa. Sa tirahan. Sarili niyo po itong lupang ito? Hindi. Kanino? Ito sa barangay. Ah, mabuti naman po at pumayag ang barangay. Ibig sabihin, mabait naman si kapitan. Ano? Saan ka po nagluluto-luto? Ito po ang kusina mo. Ito po yung lutuan. Ayan, ito pong lutuan niya. Tapos ito naman po. Saan yung mga plato mo? Wala kang plato. Sino po ang nagluluto-luto sa'yo, kuya? Sino po ang nagluluto sa'yo? Ako na lang. Mabuti naman at kahit papano, nakakagalaw-galaw ko na ng kunti, nakakalakad-lakad ka na. Pero dati, kuya, hindi talagang na hindi. Hindi ka na lang makayuko. Okay. Ingat ka po. Oo. Lalo na ito, matigas po na yung tiyan ko. Matigas na ang tiyan mo. Hindi ka pa po ba napahospital man lang? Na-hospital pa ako, 3 buwan. 3 buwan. Ngayon, dapat meron ka pa rin gamot. Okay. Kuya, pagpasensyahan mo na kuya yung mga binigay namin, ha? Sana po makatulong po ito sa'yo. Salamat. Binigay ninyong tulong sa akin. Ano pong pakiramdam nyo ngayon, kuya? Ito na lang. Masaya na ako. Makakain na rin. Masaya ka na. Okay. Pasensya mo na, kuya, yung dala namin, ha? Ayan. Wala ka palang plato. Sana nagdala kaming plato. Ayan. Ito po yung papag ni kuya. Hindi ba sumasakit ang likod mo nito, kuya, lalo? May sapinan ko naman ng karton. Saka yung may sapin lang siya ng karton at ito yung dingding. Kuya, hindi ka pa natatakot dyan sa gabi. Ito yung dingding niya. Ayan. Tapos ito. Meron naman siyang ara-altar. Gumagana pa, kuya, ang radyo mo. Ngayon na, sira na po.
ah, nasira na. Wala kang kuryente dito. Ano ginagamit mo, kuya, yung ilaw? Yung ano lang, flashlight lang na mali. Ah, flashlight lang, walang gas. Yung digas na ilaw na may mitsa. Ah, wala. Okay. Ayan. Buhangin lang din, no? Hindi ka ba binabaha dito, kuya, kapag ka maulan? Nabaha mo po yun, nabulit ang tubig. Galing din sa eskila, napunta dito. Ay, nabaha din. Hmm. Pero hindi naman gaanong malalim na naabot ng papag mo. Ah, hindi. Patuhod lang. Ah. Ni unan, wala ka, kuyang unan. Meron pa mo. Ito ang unan mo? Ito ang pinakaunan mo? Dapat meron kang unan kahit dalawa. Tapos ano, kahit malampang sa pinditong pantay, yung pantay na ano, talagang masakit ito sa likod. Ayan. Ito ko yung mga damitan mo ito. Sige, sana makaano, sana makabalik kami dito sa isla nyo ulit. Para makapagdala ng ilang mga gamit-gamit, ano. Ayan. Buti ko at hindi naman natulo ito. Hindi po man. Kaya yan, bago pa naman pawid. Bago pa ang pawid. Ah, okay. Di ibig mo sabihin, kuya, ilang taon ka na lang, ilang taon ka na rin na walang kasakasama kapag ka dumarating ang mga special na araw, Pasko, bagong taon. Malap. Saan ka po pumupunta? Dito na lang, kusog pa, Pasko na, dito na lang na, ano. Dito lang, kuya? Kasi napunta man din ako sa kapatid. Pagkakain, tulog na ako. Kailan birthday mo? Ngayon pong, ano, August 6. Ah, nag-birthday ka na? September na ngayon? October. October ano ka? 6. Ah, October 6. 1966. October 6, 1966. Ilang taong ka na? 54 na siguro. 53. Siguro pa 54 ka na sa October 6. Ano? October 6. Okay. Sana matandaan ng mga manunood. October 6 ang birthday ni Kuya. Yan. Anong pakiramdam mo, Kuya, ng sinurpresa ka namin? Masaya po, sir. Nakatulong kayong katulong kayo sa akin. Sana marami pa kayong matulungan din. Tulad ko, naghihirap. Okay, kuya. Anong ibig sabihin ng mga luhang yan? Tutuwa ko, sir. Ganun niyo akong pagkain. Ah, sige, kuya. Salamat, kuya, masyado, ha. Salamat ang marami. Salamat sa binigay ng tulong sa akin. Ah, kahit termos, wala si kuya. Wala ka rin initan ng tubig, kuya. Meron. Ito. Maitim na. Oo, lutuan niya. Okay, sana makabalik kami ulit dito, kuya. Ano? Ito po yung bahay ni kuya. Yan. Okay. Baka, kuya, nagbibisyo ka, sigarilyo. Bawal ang, bawal ka magpara sigarilyo, ha? Inom. Tagal na po. Ah, okay. Oo. Sinabi na kasi sa inyo na huwag kayong sumunod ng sumunod. Ayan, pagod kayo. Hingal-hingal kayo. Ako nang gigigil. Pugutin ko yung mga dila nyo. Gawin kong ano. Ano nga yung dila ng ano? Kainin niya yung green. Yan. Hoy, dila mo. May mga buhangin na. Anong mga pangalan yan? M.M. M.M. Ito si M.M. Yun naman si Alindog Comic. Okay, mga kaibigan. Ayan, ito po si tatay. Nahatidan na po natin ng kunting grasya o ayuda para po sa kanya.
Yan. At syempre pa mga kaibigan, huwag po ninyong kalimutan na i-subscribe ang akin pong YouTube channel, ang Alindog Comic, at ito po si M.M. Mercialis. Maraming maraming salamat po sa mga kaibigan po natin na sponsors. Ayan. Sa lahat naman po ng mga subscribers na walang sawang nanonood at pinanonood kahit po yung mga mahahaba ko pong mga videos. Thank you so much po at God bless po sa inyong lahat. At sana doon man po sa mga sponsors, sana po magkaroon po kayo ng mga malulusog na katawan. Ayan, regards na lamang po sa inyo pong pamilya. At sana po ay marami pa rin po kaming matulungan sa mga kababayan po namin na medyo may kahirapan po sa pamumuhay na gaya po ni Kuya. At sana, ano, please, kung mabarapatin nyo po, kung meron po sa inyo maantig po sa sitwasyon po ni Kuya, eh, pwede pa naman po kaming bumalik po dito para po ihatid kung ano man po yung mga maaari pa mo ninyong maitulong sa kanya. Kasi walang unan, yung higaan, ano, mga anong tawag dito, mga kawayan lang na ang sapin po ay karton. Wala po siyang termos, ni ilaw, wala po siya. Wala ka man lang kuyang kumot at yung unan niya mga tinupi-tuping mga shorts lang, no? At syempre, tingin ko rin halos wala din si kuyang damit kasi yun lang yung lagayan niya ng damit eh. Ilan ba kuya ang damit mo? 6 na lang. 6 ang damit niya. Ang brief mo ilan? Hindi na ako nagbibrief. Hindi na rin nagbibrief si kuya. Hayaan niyo kuya, kapag ka pumunta po kami dito ulit, ano, bibilihan ka po namin ng brief. Hindi na, hindi mo na nakakayos. Ay, hindi ka nakakasuo. Suot ng brief. Paano ka nagsishort? Alam na kahit short, hindi ka nagsishort. Dito na lang, nahawakan ko dito. Ah, okay. Ay, siguro, pag nakahiga ka, pwede ka magbaluktot na. Ano, para isuot ang brief kasi, parang magilaw-gaw. Basta kuya, kapag ka mayroon po mga nagpadala sa amin, hindi pwedeng hindi kami bumalik, babalik po kami. Ha? Okay, mapunta na rin kami kuya. Marami pong salamat, ha. Alindog Comic, huwag po ninyong kalimutan i-subscribe. At syempre pa, yung pong Bawang The Great, huwag po ninyong i-subscribe. Kasama ko po siya. At syempre, Vistag Denmark Torres, Raisa Velasco Vlog, DJ Franz Evia, at saka yung papong isa ko pong channel na dadalawa parang palang po ang videos doon, Baklitang Vlogger. Marami pong salamat. Bye and God bless. Bye kuya. Siyempre ako naman ay ang taga video.